Bago po natin simulan ng kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman. Ako si Ythela, 60 taong gulang na sa panahong kasalukuyan. Ipinanganak ako at lumaki sa lugar na kilala ng lahat dahil dito raw sa amin maraming aswang. Nais ko lamang sanang ibahagi ang isang parte ng aking kabataan, isang nakaraang malungkot at puno ng kalupitan na naging dahilan upang magising ang isa ko pang katauhan. Dahil mahirap ang aming buhay dito sa Kapis, hindi ako nagdalawang isip ng sunduin ako ng tiya o desa ko, kapatid ni nanay, na isama ako pag-uwi niya ng Batangas. Pangingisda at pag-aalaga ng baboy at baka ang pinagkukunan namin ng ikabubuhay, hindi sasapat para sa aming 10 magkakapatid. Maagang nag-asawa ang panganay sa amin, kaya naman sa akin na atang ang mga obligasyong naiwan niya. Nakatapos naman ako ng elementarya pero hindi nakapag-aral pa sa mataas na paaralan. Masakit man at labag sa aking kalooban mapalayo sa pamilya ko, ay tiniis ko yon. Iniisip ko na makakatulong ako sa kanila kapag nagkaroon ako ng trabaho sa Batangas. Pero taliwas pala sa inaakala ko ang naghihintay sa akin sa poder ni Tia Odessa. Ang mga anak niyang sina Kenny at Kamiya ay magagaspang ang ugali. Hindi pinsan kundi alila ang turing nila sa akin. Ako lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay at saka pa lamang ako kakain kapag tapos na akong maghugas ng mga pinagkainan nila. May mga pagkakataong ding hindi ako nakakakain sa loob ng isang araw dahil sinasadya nila akong ubusan. Hindi ko alam kung bakit parang nagdudulot sa kanila ng labis na kasiyahan kapag nakikita nila akong umiiyak at nahihirapan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hinayaan lamang ni Tia Odessa na ganoon ang trato sa akin ng mga anak niya. Ang kanyang asawang si Tio Alfredo lamang ang maayos ang pakikitungo sa akin, pero ikinagalit din iyon ng mag-iina. Pilit nilang nilagyan ng mali siya ang pagiging malapit ni Tio sa akin. Kapag sumusulat ako kina nanay at sa aking mga kapatid, nakabante palagi ang aking tiyahin. Pero kahit naman hindi niya ako bantayan, hindi ko rin sasabihin sa pamilya ko ang totoong kalagayan sa poder ni Tia Odessa. Ayoko silang mag-alala. Lalong naging mahirap ang mga trabaho ko sa bahay nila Tia nang sumapit muli ang pasukan. Mas maaga akong gumigising para asikasuhin ang dalawa niyang anak at gabing-gabi na ako kung makatulog. Ako pa ang gumagawa ng mga takdang aralin nila at proyekto sa paaralan. May mga pagkakataon pang nagsasama sila ng mga kaklase at kaibigan sa bahay at hinayaang magkalat lamang ang mga ito dahil meron naman daw silang magliligpit pagkatapos. Halos 4 na buwan din akong nanatili sa bahay lang, miserable at malungkot. Ipinagpasalamat ko na lamang na may sarili akong kwarto sa bahay nila Tia. Malaya akong nakakaiyak gabi-gabi dahil sa awa sa sarili at pangungulila sa pamilyang naiwan ko sa Kapis. Pero nagbago ang lahat ng lumipat ang kapatid ni Tio Alfredo na si Tio Victor sa katabi ng inuupahan ni Tia Odessa kasama ang pamilya nito. Dahil lumaki akong may mga alaga sa bahay, tuwang-tuwa ako sa mga alagang pusa ni Tio Victor, lalo na sa tuta nilang si Putol. Mukha itong anghel dahil sa makapal at puting kulay na balahibo. Tinawag nilang Putol ang tuta dahil ipinanganak itong putulang buntot. Naging kalaro ko si Putol at ang mga pusa. Madalas na tinatawanan pa ako ng mga pinsan ko. May sira raw ako sa utak dahil pati ang mga hayop ay kinakausap ko. Nawawala ang pagod ko sa maghapon sa tulong ng mga bago kong kaibigan. Sa kwarto ko pa sila natutulog minsan pero hinahayaan ko na lamang. Sabi nila, swerte raw ang mga hayop at dapat kalingain din at mahalin. Iyon din ang turo sa akin ni nanay at tatay. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng mga matalik na kaibigan at maiiyakan at mapagsasabihan ng mga mabibigat na dalahin ko sa buhay.
Mabilis na lumipas ang mga buwan na malayan ko na lamang na malaki na si Putol. Hindi nagbago ang kanyang kabaitan mula pa noong siya ay tuta pa lamang. Kaya ayos lamang kahit hindi na siya talian. Nang mawalan ng trabaho si Tio Alfredo, ipinasok ako ni Tia Odessa na tagahugas sa kumari niyang may maliit na karinderya sa palengke. Laking pasasalamat kong mabait ang mga amo ko at pumayag siyang ipunin ko ang mga tinik at ang mga buto, saka yung iba pang tira sa mga customers para iuwi sa mga alaga ni na Tio Victor. Malayo pa lamang ay sinasalubong na ako ng mga pusa at ni Putol. Alam kasi nilang may dala akong pasalubong. Kahit pagod at inaantok ay pinapakain ko muna sila. Masarap sa puso ko kapag nilalambing nila ako. Sa kanila ko naramdaman ang pagmamahal na ipinagkait sa akin ng tiyahin at ng mga pinsan ko. Habang tumatagal ay mas lalong napapamahal sa akin ang mga alaga ng kapatid ni Tio Alfredo. Kaya isa ko sa mga nasaktan at umiyak dahil sa galit ng isang gabi ay umuwi si Putol na may saksak ng ice pick sa leeg at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ginamot naman siya ng asawa ni Tio Victor na si Tia Mirna. Pero parang nagka-trauma ang aso dahil naging matapang ito bigla. Isang araw, habang nasa trabaho ako, muntik daw makagat ni Putol ang apo ng isa naming kapitbahay. Sa galit daw ng lolo ng bata ay sinabing papatayin si Putol sa kung sakaling nakagat nga niya ang apo niya. Sinubukang talian ni na Tita Mirna si Putol pero nagwawala ito at hindi tumitigil sa pagtahol ng malakas. Kaya nag-usap ang mag-asawa at nagpasyang ipakatay na lamang ang kanilang alaga. Nang malaman ko yun ay nanghina ako. Pwede naman nilang hayaan na lamang ang aso sa mga nag-aalaga ng inabanto ng aso. Masakit para sa akin na malalayo sa akin si Putol, pero mas hindi ko kakayanin kung makikita ko siyang kinakatay at niluluto para gawing ulam at pulutan. Hindi ako mapakali sa trabaho dahil sa kakaisip. Paano nga kung itinuloy nila ang planong ipakatay ang matalik kong kaibigan? Ang asong labis kong minamahal at inaalagaan. Napaiyak ako sa saya ng pag-uwi ko kinagabihan ay sinalubang niya pa rin ako kasama ng mga pusa. Hindi nila itinuloy ang masamang balak sa iyo. Salamat sa Diyos. Niyakap ko ng mahigpit si Putol at pinaghahalikan. Gumanti rin siya ng halik at yakap na umaplos naman sa puso ko. Masaya akong natulog ng gabing yon, nakatabi si Putol sa higaan. Pero halos gumuho ang aking mundo nang sumunod na linggo. Nagpapahinga ako noon dahil masama ang aking pakiramdam nang marinig ko ang iyak ni Putol. Napabalikwas ako ng bangon at agad na lumabas ng kwarto. Pero lalong lumalakas ang sigaw nito, para bang humihingi ng tulong. Kinakabahang napatakbo ako sa labas diretso sa likod bahay kung saan nagmumula ang ingay. Doon ay nakita ko si Tia Mirna at Tio Victor kasama pang tatlong lalaking hindi ko kilala. Hawak na mag-asawa si Putol habang inihahanda naman ng isang lalaki ang sako para isaklob ang kawawang aso. Napasigaw ako ng malakas na ikinagulat nilang lahat. Lalong nagwala si Putol pagkakita sa akin. Paulit-ulit akong nagmamakaawa sa kanilang lahat na huwag nang saktan ng aso. Nahayaan na lamang sa lugar kung saan mas maalagaan at ligtas ito. Na huwag na nilang ituloy ang balak na pagkatay kay Putol. Pero lahat sila ay naging bingi sa pakiusap ko. Bago pa tuluyang natakpan ng sako ang mukha ni Putol, ay kitang-kita ko ang mga mata nitong nagmamakaawang tulungan ko. Kahit malayo ako ay alam kong umiiyak ito at masama ang loob sa mga itinuring niyang mga magulang niya. Na sila pa mismong pasimuno sa pagkatay sa napakabait nilang alaga. Nang akmang papaluin na ng isang lalaki sa ulo si Putol, ay nagtangka akong takbuhin ang aming pagitan at agawin ng pamalo pero may mga kamay na biglang pumigil sa akin. Tia Odessa? Tiningnan niya ako ng matalim bago nagsalita. Huwag ka nang makialam, Ythela. Wala kang karapatan dahil alaga nila yan. Hindi yan sa'yo. Pero tiyang...
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang marinig ko ang malakas na pagsigaw ni Putol. Paglingon ko ay halos madurog ang aking puso nang masaksihan kung paanong sunod-sunod na pinaghahampas si Putol sa kanyang ulo ng lalaking may hawak na pamalo. Ang sigaw nitong puno ng sakit at pagmamakaawa ay umaalingaungaw sa paligid. Paano nilang nagawa iyon sa walang kalaban labang si Putol? Mga wala silang puso. Tama na! Tama na! Nang hindi na ako makatiis ay itinulak ko si Tia Odessa at patakbong nilapitan si Putol na nakabalot na sa sako. Niyakap ko iyon at umiiyak na humingi ng tawad dahil wala man lamang akong nagawa para iligtas ang alagang labis ng napamahal sa puso ko. Wala na ang kaibigan ko na tanging karami ko sa malaimpyernong bahay ng tiyahin ko. Unti-unting napaluhod ako sa lupa habang yakap pa rin ang wala ng buhay na katawan ni Putol. Hanggang sa ang naramdaman kong lungkot at sakit ay napalitan ng puot. Buhay ang kinuha nila sa akin. Buhay din ang sisingalin ko bilang kapalit. Halos masuka ako sa pandidiri sa kanila habang tila sarap na sarap pa sila sa pagkain sa karne ng pobreng si Putol na niluto nila sa dalawang putahe, kaldereta at adobo. Walang kibo at blanco ang ekspresyon ko habang nakasakay sa jeep pabalik ng bahay ni na Tia Odessa. Pinayagan niya akong umuwi sa kapis ng isang linggo. Naniniwala siya nang sabihin kong gusto ko lamang makasama ang pamilya ko. Ang hindi nila alam, pinuntahan ko ang Lola Leticia ko, ina ng aking ama at sikat na aswang sa aming lugar. Nagulat si Lola pagkakita sa akin lalo na nang sabihin ko sa kanya kung ano ang pake ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat at naunawaan niya kung saan nanggaling ang puot at hinagpis ko. Noong una'y ayaw pa akong pagbigyan ni Lola Leticia sa hiling ko, pero sa huli ay napapayag ko rin siya. Sabi ka kong umuwi pagkatapos habang naglalaro sa isip ko ang gagawing paghihiganti sa mga taong may atraso sa akin. Una kong hinanap ang lalaking pumalo kay Putol. Binihag ko siya at tinala sa masukal na bahagi malapit sa kanyang tinitirhan. Pagkatapos ay hinanap ko ang dalawa pang katulong niya sa pagpatay at pagkatay kay Putol. Nang kompleto na silang tatlo ay napangiti ako. Lahat sila ay nakapiring ang mga mata kaya hindi na nila ako nakita. Kung paano nila buong kalupitang binawian ng buhay ang kawawang si Putol, ganoon din ang ginawa ko sa kanila. Pinagpapaluko sila sa ulo at naging tila musika sa akin ang mga sigaw nila ng pagmamakaawa. Pero kagaya nila noon ay naging bingi ako sa mga pakiusap nila. Isa-isa ko rin silang kinatay at tinapon ang mga parte ng katawan nila sa paligid. Kinuha ko lamang ang kanilang mga puso at laman loob at sunod-sunod na nilantakan. Iyon ang pinakaunang beses na tumikim ako ng sariwang laman ng tao. Kinabukasan ay naging balang lahat ng matagpuan ng tatlong bangkay na halos hindi naman nila makilala kung sino. Dahil pulos sunog ang muka, dahil sa takot ng mga tao, maaga na sila palaging magsara ng bahay lalo na sa gabi. Isinunod ko naman si Tia Mirna na noon ay nagdadalang tao. Kahit hindi pa niya kabuwanan ay naamoy ko na ang nabubulok na sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero napakabango ng dating niyon sa akin, kaya hindi ako nag-aksaya pa ng oras. Inasawang ko siya, kinagabihan at kinain ang kanyang dati ng patay na anak. Napuno ng panaghoy sa silid nila Tio Victor. Pagkatapos habang ako ay parang baliw, na impit na humahalakhak sa bubong ng kanilang tirahan. Dinala si Tia Mirna sa ospital at nanatili roon ng ilang araw. Sinamantala kong muli ang pagkakataong iyon para sa aking huling biktima, si Tio Victor. Maingat ko siyang nilapitan habang natutulog sa upo ang kahoy. Hindi na nagawang lumipat sa kwarto nila sa labis na pagod. Wala man lamang akong nadamang awa para sa kanya. Mas nanaig sa akin ang mga sandaling yun ang matinding puot at pagnanais na mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng aking pinakamamahal at itinuturing na matalik na kaibigang si Putol. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad dahil sa ginawa niyo kay Putol.
Gamit ang aking matutulis na kuko ay dahan-dahang dinukot ko ang puso ng kapatid ni Tio Alfredo. Nang maramdaman ni Tio Victor ang matinding sakit ay nagising ito at nanlaki ang mga mata sa nakita. Estela! Tanging nasambit niya bago tuluyang maputulan ng hininga. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko ang ginamit nilang pangtadtad sa katawan ni Putol at ginilitan ko sa leeg si Tio Victor na parang nagkakatay lamang ng manok. Pagkatapos ay nakangising, inihulog ko iyon sa bintana ng kwarto ni na Kelly at Kamya na noon ay mahimbing nang natutulog. Nagising ako kinabukasan dahil sa malakas na sigawan sa labas. Nagkakagulo ang lahat at nag-iiyakan. Patay mali siya akong nakiusyoso kung anong nagaganap. Hindi maawat ni Tio Alfredo sa pag-i-hysterical lang kanyang asawa at mga anak. Halos matulala sa labis na magkakasindak sa nakitang ulo ni Tio Victor malapit sa kanilang bintana. Dilat na dilat pa ang mga mata na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakita bago ito mamatay. Naging usap-usapan muli ang mga sunod-sunod na pagkamatay at maraming mga haka-hakang iisa lamang ang salarin sa lahat ng kaso ng pagpatay. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho na parang walang nangyari, pero hindi ko inaasahan ng dinatnan ko pag uwi kinagabihan. Sinalubong ako ng malakas na sampal ni Tia Mirna. Salut ka! Ikaw ang pumatay sa kanila, pati sa anak namin ni Victor. Demonyo ka! Impakta! Dumayos ka rito! Aswang! Hindi pa nakontento sa paulit-ulit na pagsampal sa akin, sinabunutan din ako ni Tia Mirna at kinaladkad palabas ng bakuran. Wala akong nagawa lalo na nung bumuhos ang malakas na ulan. Wala na isa mang nagpapasok sa akin kahit si Tio Alfredo. Marahil ay naniniwala rin siyang ako nga ang aswang na gumagala at pumapatay, na siya namang tunay. Ilang araw akong nakituluyan sa bahay ng kumare ni Tia Odessa habang patuloy pa rin ako sa trabaho ko bilang tagahugas sa karinderya niya. Pero nagulat na lamang ako isang araw nang makiusap siya sa akin na umalis na ako. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Masakit man ay nagpasalamat pa rin ako sa kanyang kabutihan. Pinatuloy niya ako ng walang pag-aalinlangan noong walang-wala akong malapitan. Pagkatapos niyon ay ilang linggo akong nagpagala-gala na parang basang sisiw. Gustuhin ko mang umuwi sa Kapis ay hindi ko magawa. Dahil bukod sa wala akong maibibigay na pera sa mga magulang ko, wala rin akong pamasahe. Muli kong naramdaman ng kalungkutang dulot ng pag-iisa, ang matinding pag-aawa sa aking sarili. Naalala ko ang lahat ng kalupitang naranasan ko sa kamay ng tiyahin ko at mga pinsan ko, pati na rin ang sakit ng kaloobang dinulot sa akin ng pagkawala ng tanging nakakaunawa sa akin at nasasabihan ko ng mga hinaing ko sa buhay. Si Putol. Pero hindi ko pinagsisisihan ni Katiting ang ginawa kong paghihiganti para sa kanya. Nararapat lamang iyon sa mga taong walang puso at kaluluwa. Malungkot akong napatingala sa kalangitan at ngumiti nang may makitang bituing kumikisap. Alam kong patuloy niya akong binabantayan kahit na wala na siya. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Isa lamang po itong fiction kaya huwag niyo po sanang seryosohin. Isinulat lang to ng isa sa mga writer natin. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo.